Hello FA Aspirants! My name is Daisy, your vlogger FA Aspirant like you. And for this vlog, ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng resume as a senior high school graduate / college undergrad kapag gusto mo mag-apply as cabin crew here in the Philippines. But if for anything else, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell so that you'll be notified for my next vlog. So, if you're ready, let's begin. So, for this vlog, I decided to teach you on how to create a resume, lalo na sa mga senior high school graduate and college undergrad this year. Dahil malay nyo, biglang magkaroon ng bigla ang mass hiring at cabin crew recruitment sa mga airlines this year or next year. At least prepared na kayo at alam nyo na yung mga kailangan nyo gawin at ilagay sa mga resume nyo. So prepare your notebooks at yung mga listahan nyo at ilista nyo lahat ng makikita nyo sa aking screen recorded. Kung ready na kayo, let's now proceed to my screen recorded tutorial. So welcome to my screen recorded. Ito sa cellphone ko. And let's start. So, i-install nyo na yung WPS Office sa Play Store. Libre naman siya. Pero kung meron kayong computer, much better kung sa PC nyo na lang kayo mag-edit ng resume nyo. And let's start. Click na natin tong WPS Office. Yan. At kung wala pa kayong gawang resume, just click this one. Yang may plus sign. And then kung nakikita nyo, meron siyang bukod sa document, meron siyang presentation, spreadsheet, PDF file, and scanner also. So, click nyo lang tong document. And then, punta kayo sa blank. Ayan. So, pwede na kayo mag-type dyan. Ganyan. Meron rin dyang different font, colors. At pwede rin kayo mag-insert ng image. So, para lang kayong nag-edit din sa computer. But since yung ipapakita ko sa inyo ngayon ay gawa ko na resume at usually itong resume ko na to ay yung ginagamit ko sa mga previous work ko and also nung nag-apply ako sa cabin crew recruitment ng Cebu Pacific last year, ito na ibibigay ko example sa inyo yung gawa ko na. So click na natin tong Daisy May Alcala FA. Yan yung pinangalan ko sa resume ko. And then yan na ang aking resume page. So, etong resume ko nito ay 2 pages siya. But usually, ang pinaka-standard talaga na paggawa ng resume is 1 page lang. Pero, syempre, hindi siya magkakasya kasi ilalagay mo pa yung awards and activities mo, skills, ganyan. Mas preferable na at least 2 pages yung resume. At huwag na sanang lalagpas ng 3 or more kasi kapag ganun, baka tama rin na yung recruiter nyo nabasahin yung resume nyo at hindi na siya standard. So, let's start dito sa pangalan mo. So, ilalagay nyo syempre yung complete name and then complete address. And then sa mobile number nyo, kung meron kayong double SIM, ilagay nyo yung mga SIM nyo na yun. Para in case na hindi makontakt ng recruiter yung unang number nyo, makakontakt niya yung ibang number na nilagay nyo. And then next, syempre, is yung email address. Yan, yung complete email address nyo. At ilagay yung active na email address na ginagamit nyo para kapag nag-notify sila sa inyo na nakapasa kayo sa cabin recruitment, ay mababasa at matatanggap nyo agad. And then dito naman sa picture, ayan, I use 2x2 picture. And then kapag maglalagay kayo ng picture, hindi pwede yung pinaprint yun na picture and then i-stapler nyo lang or i-scotch tape nyo. So, dapat nakascan siya and then i-insert nyo na lang siya dito para mas madali at para hindi siya pang tingnan. At syempre, kailangan naka-corporate attire kayo and full makeup. So, kailangan dapat talaga mukha na kayong cabin crew sa resume nyo pa lang. And the next is yung objectives nyo. So, dito sa objectives nyo, much better na talagang galing sa inyo mismo yung ilalagay nyo. After ng objectives ay yung personal data nyo na, like your age, date of birth, place of birth, sex, citizenship, and language. And under your personal data, dyan nyo na i-insert yung job history nyo. So, lahat ng naging previous job nyo, i-insert nyo dyan dahil malaking edge din niya, lalo na kung kayo ay senior high school graduate or college undergrad. After nun is yung seminars attended, kung may na-attended na kayong seminars, kahit yung mga webinars, gano'n, na na-attendan nyo, ay ilalagay nyo rin dyan.
Next is yung education mo na. So, secondary and primary. So, sa primary, syempre, kung saan ka nag-elementary. And then, sa secondary, kung hindi ka nga bachelor's degree at hindi mo natapos ang 4 years course, ang ilalagay mo ay yung saan ka nag-junior high school and saan ka nag-senior high school. Or saan mo natapos yung 2 years course mo ng college. So, yun lang ang ilalagay mo. After ng education is yung awards and activities. Dito sa awards and activities, guys, importante no kung kayo ay senior high school graduate or college undergrad, dito holder kayo, importante na ilalagay nyo siya dyan. Example sa akin, so yan, NC2 holder ako ng local guiding and then ng food, beverage, and services. So ilalagay nyo dyan kasi malaking edge din yon at titingnan ng mga recruiters. Then, after ng awards and activities is yung skills mo na. So, ilalagay mo dyan yung mga skills mo. Ayan. At itatanong rin nila sa'yo yan kung talagang totoo ba yung mga nilagay mo dyan skills or kinuha mo lang sa internet. Kaya, so, importante talaga na totoo lahat ang ilalagay mo sa resume mo. After nun is your character references. So, at least 3 people na ilalagay mo. Pwedeng teacher mo or pinsan mo, kamag-anak mo, ganun. As long as yung mga taong nakakakilala talaga sa'yo. And then yung contact number nila at kung ano yung relation mo sa kanila. Then after nun, so yan, ilalagay nyo rin dyan yung I hereby certify that the above information is true and correct to the best of my knowledge and belief. So, next one is yung name nyo na and syempre yung pirma nyo. Kaya importante talaga na lahat ng ilalagay nyo sa resume nyo ay totoo. Dahil dyan manggagaling lahat o karamihan ang itatanong sa inyo ng recruiter once na sa cabin crew hiring na kayo. At doon na nagtatapos ang aking screen recording tutorial para sa inyo. I hope na marami kayo natutunan sa mga tinuro ko on how to create your resume. Kung ayaw nyo naman sa itinuro ko, kanya-kanya naman niya, pwede rin kayo mag-search sa ibang tutorial dito sa YouTube. So sa akin lang ay, despite of this pandemic, huwag na huwag kayong susuko sa pangarap nyo. Kung sa ngayon walang mass hiring or cabin crew recruitment sa mga airlines, maybe sa mga susunod na month, kapag okay na tong pandemic na to at nawala na tong virus na to sa atin, ay magkakaroon ulit sila ng mga cabin crew recruitment. So you have to be prepared and to be ready. Thank you for watching again in this vlog. I hope to see you again in my next vlog. Again, this is me, Daisy, saying that let us all dream big together.